Uy, 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 magandang araw sa inyo mga banateros. Ito at umiinit pa rin ang usapin ho dito sa mga Marcos Loyalist Vloggers na si Maharlika at saka itong si Thinking Pinoy. So nagsalita na ho si Maharlika. Pag-usapan natin yan dito ah. Pero kape muna tayo. Anyway, eto na nga, nagkomento ho si Maharlika. Kesyo nagkakape siya, unaffected daw siya, relax-relax lang daw siya sa Amerika at hindi siya apektado sa anumang sinasabi ni Thinking Pinoy. O, diba? So, sa madaling salita ho, parang sinasabi niya, wala akong pakialam kung ano man ang sabihin ni Thinking Pinoy, hindi daw siya sisip-sip. Although, hindi niya pinangalanan si Thinking Pinoy, di ba? Pero ganyan naman yung mga yan eh. Wala namang iba pang tinutukoy yan. Sino ba baka away niya na Marcos Vlogger, di ba? Kaya lang, talagang wala ho silang mga, yung tapang nila, panis. Tapang nila, hindi pang tundo, di ba? Tapang nila, pang ano lang, pang LA. Hindi naman na, hindi ko inaapin mga taga-LA. Joke lang po. Pero, hindi ko kasi nila madiretso. Hindi ko maintindihan sa kanila eh. Hindi nila madiretso isa't isa. Parinigan ang parinigan. Tapos magagalit yung mga loyalista na kesyo, bakit kami nangingilam? Bakit ba kami sumasaw-saw? Bakit ba hindi na lang sandali ho? Hindi ho kami ano, huwag nyo kami sisihin, kayo naman eh. Kayo mga loyalista, porkit nabubuking kayong mga panatiko, porkit nabubuking yung nangyayari dyan sa bulok na nangyayari dyan sa Malacanang eh. Sa amin nyo ibabaling. Huwag kayo sa amin nyo ibaling. Pag-usapan nyo yung kayo-kayo. Pag-usapan natin yung mga ano nila, akusasyon nila sa isa't isa. At ito nga bagong akusasyon ni Maharlika. Yung kesyo daw, hindi na naman niya pinangalanan. Itong vlogger daw na ito, binabayaran upang umatake at sumira sa tao. Hindi daw siya ganun. Ay, so ibig sabihin po nun, na, ano, sino pa ba kaaway ni Maharlika? Si Thinking Pinoy, di ba? So ibig bang sabihin, no, si Thinking Pinoy ba, binabayaran para umatake sa tao. Ito ba yung tinatawag nilang ACDC? Attack collect? Defend collect? Hindi, tinatanong ko lang ha. Tanong-tanong lang ho tayo ha. Nakikimasid lang ho tayo. Yan ho ba yung sinasabi ninyo? Maharlika? Na si Thinking Pinoy ay ACDC? Hindi ho yan ano. Hindi ho yan simpleng akusasyon. Dapat ho yung pag-usapan. Pag-usapan natin na todo kung si Thinking Pinoy ba yan. Kasi kung gano'n na sinasabi mo, Maharlika, aba, ilang beses sinabi ni Thinking Pinoy na close siya sa pamilya. So, ibig mo bang sabihin na nagbabayad sa kanya na umatake ay ang pamilya Marcos? Linawin mo. Kesa na nagkakaroon ng solusyon ng mga problema, lalong lumalalim. Kasi, sino pa bang close ni TP? O, yung pamilya Marcos. Paulit-ulit niya sinasabi, kateks niya lagi yung asawa. O, paulit-ulit din niya sinasabi na close siya. O, diba? So, ibig bang sabihin nun, ang nagbabayad sa kanya na umatake ay ang pamilya Marcos? Di magandang ano yan, ha? I mean, ayan ay isang matinding paratang kung sakasakali. Kaya nga, pakilinaw, hindi yung poor blind item kayo. Kasi kung may paratang kayo sa isa't isa, dapat po'y maglabas kayo ng ebidensya. Hindi po pwedeng puro na lang blind item. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, ito ha mga kababayan, ang talo dito yung hindi maglalabas ng ebidensya. Ang talo dito yung unang titigil at
hindi na siya magsasalita kung sino itong nasa blind item. Yan ang talo dyan. So, ganito kasi, kanya-kanyang akusasyon. Ang akusasyon ni Thinking Pinoy naman, itong mga bumabanat sa kanya ay, quote-unquote, nagmakaawa daw, ha? O, sabi ni Thinking Pinoy, nagmakaawa daw sa pamilya Marcos na tanggapin sila uli o ganyan-ganyan. O, diba? So, kung tumigil to si Maharlika, si Sangkay at si Jaret, nakakabira dito kay Thinking Pinoy. Ibig sabihin, sila yung tinutukoy na nagmakaawa. Diba? Na nagmakaawang tanggapin uli. Eh, kasi bumaluktot eh. Sa madaling salita, mga talunan pala naman itong mga to, diba? Eh, wala pala. Talunan pala kayo. Puro kayo daldal hanggang simula lang. O, meron pa kayong para sa bayan ng loyalty nyo sa bayan at hindi sa... Eh, tapos, sabi nga ni Thinking Pinoy, hindi natin alam kung sino nagsasabi sa kanila. Kasi ang sinasabi naman ni Maharlika, hindi niya kailangan sumipsit. May punto rin naman si Maharlika doon. Bakit? Nasa Amerika siya. Hindi naman niya kailangan dito sumipsip sa Pangulo natin. Hindi niya kailangan magpakalakas kasi ala naman uuwi siya dito, iiwan niya buong buhay niya sa Amerika para lang ma-appoint. Diba? Hindi naman po pwede yun. Hindi naman siguro mangyayari yun. So may punto si Maharlika. So kung, kasi hindi pwedeng ano eh, pareho sila nagsasabi ng tama o pareho sila nagsasabi ng totoo. Bakit? May kanya-kanya silang akusasyon sa isa't isa. Ang akusasyon nito isa, kesyo na lumabalik na daw itong mga vlogger, ni original vlogger ni Marcos at nagiging clingy, nagiging ano na daw. Eh, kaya nga sabi ni Thinking Pinoy, mag-sorry na lang kayo. O, siguro, baka mabigyan pa kayo ng USB sa. Hindi ba yung ganyang indiskarte? Hindi. Pabiru ang ano natin yan, pero parang gano'n ang gusto mangyari ni Ting Pimpo na eh. Sambahin nyo siya. Sambahin nyo siya, alayan nyo ng bulaklak. Diba? Anyway, mukha naman medyo hawig sila ng isang santo eh. Diba? Hindi pala santo yun. Hindi pala sa ano yun eh. Hindi yun sa ano. Ibang relihiyon pala yun. O, diba? Hawig naman sila nun eh. Kung alam niyo sinutukoy ko, i-comment niyo dyan sa baba. Diba? Anyway, yun na sinasabi niya. O, magpakatino daw itong mga original bagger, humingi ng tulong sa kanya at baka matulungan niya pa maipasok sa Malacanang. O, sa madaling salita, in other words, lick my ass and I will help you. Ganon. O, diba? Sumipsip kayo sa akin. Para ano, taas ng tingin talaga ng taon to sa sarili niya, no? Alam mo, TP, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo na ikaw lang talaga ang pinakataas-taasang susi ng mamamayang Pilipino para makalapit sa Marcos, ha? Lupit mo, ha? Ibang level ka, ha? Yung yabang mo, medyo tumutulad sa laki mo, ha? Ha? Hindi, totoo lang. Isa pa, ha? Kaya ang akusasyon naman ito ni Maharlika, eh, binabayaran para umatake. Eh, sino ho ba yung umatake? At sino ba yung inatake? Ang alam naman natin, hindi natin ligin sa kaalaman natin, lalo na pag kayo nasa politika. Sinasabing inaatake ay walang iba kung hindi ho si Attorney Vic Rodriguez, yung dating ES, di ba? Dalawa lang naman ho yan, si Tunying at saka si Thinking Pinoy. Ng atake dito kay E. Rodriguez. Ay, si E. Rodriguez. Street pala yung Attorney Rodriguez. Diba? O, yung dalawa lang naman yun. O, sino doon yung kuma-atak at kumokolekta? Hindi, kasi linawin mo yan, Maharlika. Hindi pwede yan. So, sinasabi mo, inatake si Rodriguez at may nagbabayad. At may tumatanggap ng bayad para katakihin si Rodriguez. Abay, it's a form of corruption. Corruption in the media or in the blogging industry. At the same time, who is paying for it to attack Attorney Rodriguez? And anong reason? Diba?
No, by the way, ha, baka ano nyo, may pool din tayo. Ha. Akala ng mga vlogger ng Marcos Loyalist, yung ano lang, ha, yung sip-sip lang dyan sa pamilya Marcos ang may pool. Relax kayo, may pool din tayo. O, kita nyo naman, ang gandang pool. Yun nga lang, hindi akin. Hindi kasi yun ang akusasyon ni, ano, ni Marlica. Ang pangit naman nun. So, sino sa kanilang dalawa umatake kay Attorney Rodriguez ang tumatanggap? May nagbabayad. At sino yung nagbabayad na yun? Anong interest niya? Ba't niya binabayaran? So, sa madaling salita, tama pala yung opinion ng iba. Na kaya pinatalsik si Rodriguez ay merong nagbabayad. Di ba? Ang sabi pa nga ni nakalimutan ko na kung ano yung ginamit na terminology ni, ano, ni Attorney Trixie. Merong, parang merong destabilization na hindi ko alam kung ano yung nakalimutan ko na eksaktong term na ginamit niya. Para ho pabagsakin itong si Attorney. Eh, anong motibo? Para ma-appoint yung mga gusto nilang ma-appoint? Naku po, di maganda talaga. That is not nice. I don't think it's nice. Diba? That is not nice. So, ibig sabihin, kakwartahan pala yung mga proyekto ng gobyerno. Diba? Yun ang ibig sabihin. Baboy naman yan. Ay! Makagamit ka naman ng term ng baboy. Mag-excuse me ka naman. Excuse me po. Napaka-baboy naman ho ng ganyang klaseng style. Para makinabang sa mga bidding proyekto, kailangan tanggalin ang sagabal na si Attorney Rodriguez. Di maganda. Ayan na lang talaga, tama yung kausap ko. Sabi, dumadaming butiki ngayon. Nung butiki, gumagano. Ganun. Diba? Ayusin nyo naman dyan. At saka, ano ha? Sino kaya ang lalabas na talunan dito? Si Maharlika? Si Tinging Pinoy? Si Coach Jared? O si Sangkay? Oh, tingnan nga natin kung sino dito yung tunay na may balls at walang balls. Ah, tingnan natin kung sino matapang sa inyo. Walang sukuan ha? Huwag kayong titigil ha? Tuloy-tuloy nyo lang yan ha? Ilaglag nyo isa't isa. Ako po si Manat Bay.